Sorpresa nag-inspeksyon si Pangulong Duterte sa NAIA kaninang umaga. Kasunod yan ang mga nakansela at na-delay na flights dahil sa red lightning alert kagabi. Umaksyon si Gerard de la Peña. Pasado alas 10 na ng umaga nang dumating sa NAIA ang isang flight ng Cebu Pacific galing Singapore. Malayo sa original na arrival time na alas 5 ng umaga. Kaya naman ang mga pasahero, pagod at puyat sa biyahe. Pagod kasi natulog na lang kami doon kasi ano eh, 'di ba, early hours in the morning. Ayun. Pagod po. Tapos gutom. Nakatulog na ba kayo? Wala pa. Kasi 4 hours and a half delay din. Isa lang ito sa maraming delayed flights ng Cebu Pacific ngayong araw. Bukod pa yan sa 41 canceled flights simula kahapon dahil ito sa persahang pagpapatigil ng Manila International Airport Authority sa anumang aktibidad sa runway mula 6:45 hanggang pasado alas 9 kagabi. Bunsod ito ng tinatawag na red lightning alert o pag-ulan na may dalang kulog at kidlat na mapanganib para sa mga pasahero at airport personnel. Kahapon, umabot sa 78 flights ang delayed, 7 ang kanselado at 9 ang na-divert sa Clark. May mga pasahero ring inabot na mahigit 2 oras sa loob ng eroplano at hindi pinayagang makababa kahit nakalapag na ito sa NAIA. Dahil dito, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nag-inspeksyon sa NAIA kaninang alas 2 ng umaga. Kinausap niya ang mga opisyal ng airlines at paliparan para masigurong nabigyan ng pagkain at libreng rebooking o cancellation ang mga apektadong pasahero. Sa ngayon, balik na sa normal ang operasyon ng mga airline maliban sa Cebu Pacific. Wala namang po may kagustuhan na nangyari ito. This is really beyond our control. Ika nga, ito po ay weather disturbance. We are doing our best to assist affected passengers. Ipinag-utos na rin ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang pagbuo ng plano para maging maginhawa ang pagbiyahe ng mga pasahero sa ganitong pagkakataon. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5.